Kumusta kayo uli lahat? Ito uli si Meldita at pag-uusapan natin ang continuation ng Tagalog, itong reperfusion or reperfusion injury pagkatapos ng stent insertion sa isang pasyente na may STEMI o malaking heart attack. Okay. Actually, maaga ang pagdating ng pasyente sa ospital. Okay, so bali ang topic natin ngayon ay reperfusion arrhythmias. Ano nga ba itong mga reperfusion arrhythmias na ito? Actually, itong mga arrhythmias na ito, ang electricity ng puso, nakikita nyo yan sa ECG. Okay, ano nga ba itong reperfusion arrhythmias na mga ito? Lumalabas ito doon sa heart muscle na na-save natin dahil nagkaroon nila ng blood flow, dahil naglagay tayo ng stent doon sa baradong coronary artery. So, mayroon siyang tinatawag na reperfusion arrhythmias. Bali, ang nagkukos nitong, bali, umpisa muna, pag nag-revive tayo ng blood flow doon sa heart muscle na yon na na-affected doon sa baradong coronary artery, pero nasalbar natin, sabi ko nga, dahil nagkaroon ulit ng blood flow, gawa ng paglagay natin ng stent. Okay, so nag-open tayo ng artery, so yung blood flow nag-resume ulit dito sa heart muscle na ito. Okay, na pag pinabayaan natin, tuloy-tuloy ito, magiging necrotic ito, infarctic na. Injury pa lang ngayon, kaya masisave pa natin ito. Okay, so bali, nag-resume tayo ng aerobic metabolism dahil meron na tayong oxygen. Maraming mabubuhay ito. Yung mga sodium potassium pump, sa ibang carriers, mag-ooperate na sila. They start working again dahil meron na tayong aerobic metabolism. Yung mga elements or electrolytes na lumabas sa cell during STEMI, papasok ulit sa loob ng cell, at yung mga nandun sa loob ng cell, papalabas sila. Kung saan sila nakapwesto, babalik na sila sa dati nilang pwesto. Okay. So maraming mangyari ditong cellular changes, activation, enhancement, or whatever. So lahat-lahat itong mga bagay-bagay na ito, magkukos ito ng influensya o mag-influence ito o magkukos ito ng tinatawag na reperfusion arrhythmias. Okay. So dito sa mga reperfusion arrhythmias na to, ang pinaka-common dito ay ang tinatawag na AIVR. Ano nga bang AIVR? Ito ay ang accelerated atrioventricular rhythm. At ang other name ng ating AIVR or accelerated atrioventricular rhythm ay ang tinatawag na slow beat-up. Tinatawag silang slow beat-up kasi ang rate nila is about 40 to 110 beats per minute. Most common ito na reperfusion arrhythmia. Tapos, it is caused ito ng enhanced automaticity, hindi to re-entry. This is caused ito ng enhanced automaticity, not re-entry. Okay. So, bali, ang origin nito, manggagaling ito sa his tuberculosis or bundle of his tuberculosis, maaari din from left ventricle, maaari din sa right ventricle. Benign and harmless, hindi ito nagkukos ng problema sa pasyente, kaya wag natin silang i-treat. Okay? Usually, sinusundan nito mga AIVR nito, slow beat-up nito, usually pabor sila doon sa mga bradycardia. O kaya may mga escape rhythm, lumalabas sila doon. Sumusunod sila doon. At nag-umpisa silang lumabas, usually in less than 3 hours. As I said, hindi natin ito iti-treat. Okay, huwag kayong magkakamali na i-treat itong slow beat-up na ito dahil posible ang pasyente will go sa isistole. So, huwag natin i-treat ang AIVR or slow beat-up. Okay, dito sa taas, mayroon ako examples. May tatlong rhythm strips ito. Yung pasyente natin is in sinus rhythm ito. Makikita nyo rito, mayroon pa ditong 3 beats. Bali ito, ang definition natin ng slow run of beat, short run of beat ay 3 to 5 beats. Pero pwede mo rin tawagin ito ng salvo. Kasi ang salvo, pwede yan 3 to 5 beats ventricular. So, ayaw nyo naman, di pwede nyo tawagin na short run of beat. So, mayroon tayong 3 beats dito. So, short run beat 3 beats. Dito sa pangalawang strip, makikita nyo, mayroon tayong PVC or premature ventricular contraction. Mayroon na naman tayong dito sinus beat. At sinundan ito ng short run of beat na tinatawag na salvo. Okay, yan 3 beats ito. Okay, short run of beat. Dito sa pangatlong strip, makikita nyo rito, dito sa tatlong beats na ito, ventricular pa yan kasi ang rate nila is 136. Okay, so makikita nyo, sinundan niya itong bradycardia. Yung ventricular rhythm, sumunod dyan sa bradycardia, o marinig parang escape rhythm yan. Okay, dahil ang beats nito ay 136, ventricular pa lang ito. So this is a short run beat-up. At nag-umpisa na siyang mag-slow down. Ang beat nito ay 107 beats per minute. May sinundan na siya ng slow beat-up or AIVR. Meron tayong fusion beat. Pag sinabi mong fusion beat, yung impulse na nanggagaling sa taas, maring atrial, sinus, or junctional, at yung impulse na nanggagaling sa ventricles, nagsabay silang dumating sa ventricle, inactivate nila yung ventricle, nagkaroon tayo ng fusion beat. Okay, then sumunod na ito yung AIVR natin. Medyo long run na ito ng ating slow beta. Okay, AIVR. Okay, 93 beats per minute. Okay, ano naman ang management natin dito para ma-achieve natin ng reperfusion?
ang aim natin pag ang pasyente dumating na may heart attack ito malaki, ay buhay ng pasyente. Okay, we'll do the best we can. Okay, so yeah, itong management ito, to achieve reperfusion, mayroong mga groups dito na they will do all the best they can ma-revive ang pasyente. RNs. Ano gagawin ng mga RNs? Usually, itong mga RNs natin, yung pasyente, bago siya dalhin doon sa cath lab, mayroon siyang gagawin. Mayroon doctor's order dito na susundin. Maglo-load tayo ng antiplatelet medication. So, bali order to ng doctor. Pag yung 911 ALS, yung advanced life support, they failed na nagbigay sila ng tubal, tayo magbibigay. Commonly, nagbibigay na sila sa field. Sasabi nila yan sa nurse pagdating sa hospital. Pag hindi na ibigay, magbigay tayo. Order to lahat ng doctor. So, magbibigay tayo ng aspirin tubal na 320 milligrams. Tapos, susundan niya ng either Plavix or Brilinta. Ang Plavix, ang other name niyan is clopidogrel. At ang Brilinta, ang other name niyan ay Tacagrelor. Pag Plavix ang gusto ng doktor, sasabi niya, magbigay ka either 300 or 600 milligrams orally. Okay, pag sinabi naman niya Brilinta, magbibigay tayo ng 180 milligrams. So, ang loading dose ng Plavix is either 300 milligrams or 600. Ang loading dose ng Brilinta is always 180 milligrams. Okay, so magbibigay tayo yan bago ang pasyente papunta doon sa cath lab. Pag lumabas yung pasyente galing sa cath lab yan at napatunayan nga na mayroon siyang baradong coronary artery, naglagay yung doktor ng stent, yung interventionalist naglagay ng stent, ano na naman ang gagawin ng nurses? Number one, siguraduhin lang natin na wala siyang chest pain. Kasi ang pasyente na nag-chest pain matapos ang procedure, ibig sabihin, baka barado yung stent natin. So, anong gagawin ng mga nurses? Stat ECG. Titignan natin kung may ST elevation doon. The same spot yan. Na may ST elevation siya noon, baka doon pa rin mayroon. So, titignan natin yan. Kapag wala naman siyang ST elevation doon, si maganda. So, that's good. Maaring ang cause lang ng chest pain niya is stretch pain. Okay? So, magbibigay ka lang ng mga narcotic analgesic PRN. Example dyan is morphine or fentanyl. Pero, palagi niyong tanungin kung may allergy yung pasyente o wala. Bigyan mo lang sila ng narcotic IV. Ito yung mga tinatawag na PRN medication or as needed. Ngayon, in less than an hour or an hour, ang mga RNs, nag-request na yan ng ECG, 12 days. Makikita natin dyan may pagbabago. So yung mga ST elevation natin, bababa na. Okay, pero kung gusto nyo makita yung mga isoelectric, hindi ganun kadali. It takes a little bit hours pa bago nyo makita ang isoelectric o baseline na ang kanyang ECG. Troponin washout, ito yung mga enzymes or protein na lumalabas doon sa loob ng cells. Pag yung ating myocardial cells or heart muscle cells ay na-injured or semi-infarcted, magbe-break yung mga cells, itong mga enzymes nito, protein enzymes na ito, lalabas doon sa cells. Okay? Nandun sila sa interstitial area at dadamputin naman sila ng ating mga ano yan, lymphatic system, dadalhin sa right side of the heart and to the circulation. Usually, ang troponin washout natin matataas ng numero. Ngayon, 10%, makita nyo, walang washout, pero wala naman siyang ST elevation. Yung ST elevation niya, bumababa na. Wala na siyang chest pain. Okay pa rin yan. Ang pasyente na reperfuse natin yan. So, 10% may makikita kayong mga ganun na wala kayong makitang washout. That doesn't mean na hindi tayo nagsucceed. Yes, nagsucceed tayo. Dahil wala na siyang chest pain at yung ST elevation natin, bumababa na sila. Okay. So, reperfusion arrhythmias, na-discuss na natin yan sa taas. Antiplatelet medication, mayroon naman siya maintenance dose. Usually, pagkatapos ng stent insertion, magbibigay tayo ng aspirin, 81 milligram, lifetime ito, once a day. Okay. Ngayon, yung Plavix or yung Brilinta, depende sa gusto ng doktor, Plavix ba, clopidogrel, or yung Brilinta, Tacagrelor. Kung Plavix, that bali yan, 75 milligram once a day. Pag Brilinta, bali ano yan, 90 milligram twice a day. Itong Plavix at saka Brilinta, usually,